ito may kinalaman po sa gawaing makakristyano. The value of almsgiving. Noong nakaraang linggo ay ginunita at pinagdiwang ang Father's Day, at ang mga ama ay pinapupurihan dahil sa kanilang pagganap ng kanilang mga serbisyo sa kanilang pamilya, ang pagiging responsableng mga ama. At tunay nga na ang isang ama ay nagsisikap na itaguyod ang kanyang pamilya. At meron namang mga iba na ama na hindi nagagawa ang gayong bagay. Ang sa pagunita ng Father's Day nung nakaraang linggo, ito isang mga ama na gumanap ng may katapatan sa kanilang tungkulin bilang ama. Subalit, ating inaasahan din na yung ating mga ama na ating pinagpipitaganan, ito'y ginagawa nila hindi dahil sa atas lang ng kanilang pagiging ama. Dahil kung ganun lang at wala naman sa puso, ito ay hindi kapuri-puri para sa kanya. Ating inaasahan na ang pagiging ama ay yung kanyang gawain, ito'y nanggagaling sa kanyang puso. Ganun din naman sa issue ng pagganap ng mga relihiyosong mga gawain, mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ay may ganun ding diwa. At ito po yung itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At ang hindi nga pagganap ito ay hindi marapat, bagkus pa nga ito ay isang bagay na kasumpa-sumpa. At yan ay makikita natin sa atin pong pagbasa sa Lucas. Babasa po tayo sa Ebanghelyo ni Lucas sa 11. Ang mga talata po ay 37 hanggang 42. Babasahin po natin sa ang version na ang salita ng Diyos. Samantalang nagsasalita siya, hiniling ng isang pariseo na siya ay kumain kasalo niya. Sa pagpasok niya, dumulog siya sa hapag, ngunit lumangha ang pariseo nang makita siyang hindi muna naghuhugas bago kumain. Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Ngayon, kayong mga pariseo ay naglilinis ng labas ng saro at pinggan, ngunit ang nasa loob naman ninyo ay puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba ang gumawa ng labas ay siya rin gumawa ng loob? Ibahagi ninyo sa mga kahabagabag ang mga bagay na nasa inyo, at narito ang lahat ng mga bagay ay magiging malinis para sa inyo. Sa aba ninyo, mga pariseo, ito ay sapagkat nagbabayad kayo ng 10% bahagi ng yerbabuena, ruda, at lahat ng uri ng halaman, subalit nilalampasan naman ninyo ang hatol at pag-ibig ng Diyos. Ang mga ito ang dapat ninyong ginawa at huwag pabayaan ang iba." Naway idagdag ng Panginoong Diyos ang kanyang pagpapala sa pagkabasa sa kanyang salita. At bilang background po dito sa ating binasa, noong nakaraan ay nasa Lucas 11 tayo, di po ba kung naaalala ninyo, ang Panginoon Jesucristo ay nagsasalita rito tungkol sa isang attitude, sa pag-uugaling taglay, isang hindi mainam, bagkus pa nga ay nakapangihila ng galit na ugali ng mga pariseo at iskriba. Balik ko isipin mo, sa masama ba yung ginawa ng mga iskriba at pariseo para sila ay makatanggap ng ganong pagsumpa ng Panginoon? Naghuhugas lamang sila ng kamay bago kumain. Masama po ba yun? Hindi po yun patungkol kasi sa hygiene. Sa hygiene, talagang hindi maganda kung
ikaw ay bago kumain, hindi mo na maghuhugas ng kamay, kailangan yun. Pero ito ay issue naman, ipaghuhugas ng kamay ay may issue ito sa kanilang pangreliyosong gawain. Na kung saan, sa Old Testament, ang gumagawa lang naman talaga ng paghuhugas ng kamay ay ang mga Levita. Pero ang mga Pariseo, mayroon silang ginawang mga kautusan na kung saan sa kautusan na yon ay iniugnay nila sa original na kautusan ng Panginoon. Elaboration or exposition ng kautusan, nagdadagdag sila ng mga kautusan na wala naman sa Biblia pero ikinakopy ito sa existing na kautusan ng Panginoong Diyos. At meron silang paniniwala na ang demonyo daw ay nakaupo sa kamay ng tao. At kinakailangan ay bago kumain ay hugasan ang kamay dahil may ingest niya yung demonyo na sa kamay. O yan, isang paniniwala nila dyan. Itong binasa natin sa Ebanghelyo ni Lucas bilang introduction sa kanya, siya po ay dinidescribe bilang isang theologian ng salvation history. At pinibigyan natin dito na ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Hindi po ulo por ulo, kundi para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, anumang uri ng tao, nasa mataas mo na sosyedad, nasa mababa mang sosyedad, ano man ang kalagayan sa buhay, walang diskriminasyon, ika nga. Kahit yung mga tao na itinuturing na latak ng lipunan para sa kanilang kaligtasan. At dito, nakikita ni Lucas ang mga nangyayari sa ministeryo ng Panginoon sa Kristo. Kanya itong ikinukwento. At ang ministeryo ng una iglesia bilang kaganapan or katuparan ng plano at layunin ng ating Panginoong Diyos. Ganun din, si Lucas, kanya rin binibigyan ng diin ang panganib, mga panganib ng pagiging materialista, ang panganib ng materialismo. At dito ay wala siyang kagatol-gatol na ito'y inihayag niya. Na ang pag-ibig sa kayamanan, ito po ay nagtataboy na sa isang tao ng pag-ibig para sa Diyos. Kung kaya nga iniisip ni Lucas na isang pagpapala ang maging mahirap. Sapagkat ang mahirap ay nakadepende lamang. Doon lamang talaga kakapit sa Panginoong Diyos. Yan dyan na tinuturo doon sa chapter 6, verses 20 hanggang 26. At yung karamihan sa mga matitinding mga pananalita ng ating Panginoong Jesus sa commitment na hinihingi doon sa mga taong nagnanais na sumunod sa Panginoon sa Kristo ay matatagpuan po sa Ebanghelyong ito. Isang halimbawa na lamang yung nasa chapter 9, 57 hanggang 62 at maging sa chapter 14, 25 hanggang 35. Dito sa ating binasa, sa chapter 11, mula dito sa verse 37 hanggang doon sa verse 54, talagang inilabas ng Panginoong Jesus ang kanyang full-scale attack doon sa mga gawain, mga practices ng mga Pariseo at ng mga eskriba. At sapagkat yung mga Pariseo, masyado silang yung concern ang sarili nila doon sa panlabas ng mga bagay ng tungkol sa paglilinis, na pumapalya sila na makita ang kahalagahan ng paglilinis doon sa panloob. Dahil dito, ibinunyag ng ating Panginoon sa Kristo kung anong nasa loob ng mga eskriba at mga Pariseo. Yung greed, no? Katakawan sa pansariling pakinabang. At itinuturo ng ating Panginoon sa Kristo sa verse 41 na ang paraan para malinis yung panlabas, para madalisay mo yung panlabas, kailangan madalisay mo muna yung panloob. At ito'y nagtuturo sa atin
itong pangyayari na ito na tayo bilang mga sumusunod sa salita ng Panginoong Jesucristo na magbulay-bulay din, kasi ayaw natin na mapabilang tayo sa sinasabihan ng gano'n ng ating Panginoong Jesucristo. Magbulay-bulay tayo sa ating paraan ng pag-iisip tungkol sa mga iba at ang paraan kung paano tayo makatutulong sa iba kapag sila'y nasa pangailangan. Kung kaya nga ang mensahe na maaari nating makuha dito ay ito: almsgiving is a perpetual work among the people of God. Ang gawaing paglilimos ay namamalaging utos ng Diyos sa kanyang mga tinapos. Kung gano'n na lamang ang denunciation ng ating Panginoon Jesucristo sa mga pariseo, siyempre, applicable din sa atin yan. Sapagkat ito isang bagay na hindi maliit sa Panginoon. In fact, ito po'y utos ng Diyos. No, yung paglilimos. Yan ay mabasa natin sa isang sa mga talata na kababasahan natin ay ang Deuteronomio. Sa Deuteronomy chapter 15 verses 7 hanggang 11 na ang sabi ng Diyos, ang utos niya sa kanyang bayan, kung may mahirap sa bayan ninyo sa lupain ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, huwag kayong maging maramot sa kanya. Verse 8, kundi maging mapagbigay kayo at pautangin niyo siya ng kanyang mga pangailangan. 9, huwag kayong mag-iisip ng masama na dahil sa malapit na ikapitong taon, ang taon ng pagkakansila ng mga utang, hindi na lang kayo magpapautang sa mga kababayan ninyong mahirap. Kapag dumaing sa akin ang mga mahirap na ito dahil sa inyong ginawa, may pananagutan kayo. Magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Verse 11, hindi maiwasan na may mahirap sa inyong bayan, kaya inuutusan ko kayong maging lubos na mapagbigay sa kanila. Ito po yung direkta at talagang napaka-detalyado po. Meron pang binanggit dito na kasi ang mga Hudyo, meron silang yung sa ikapitong taon, yung kung saan ay lahat ng may utang ay pinapakansila na ng Panginoon. Ay pag malapit na yung taon na magpapautang, ay hindi mabayaran. So kaya hindi sila kaya pinagkakait nila yung hinihingi ng batas na magpautang sa nangangailangan, sa mga mahihirap. At ang pagbibigay din, sa so dalawang bagay, pagpautang, pagbibigay, ang sabi nito sa verse 10, magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob. So bagamat ito'y utos, pero yung pagganap sa utos, ito ay bukal sa loob. Kaya, ito po ay hindi lamang sa lumang tipan. Sa kasaysayan ng maunang iglesia, ay kung pag-aaralan natin, isa na pong ordinaryong bahagi ng gawain ng iglesia, ng church, ang inuutos na ito ng Panginoon sa Old Testament. Hindi na po ito kinailangan pa na detalyado ding iutos sa mga iglesia. Ito po ay dahil sa nakagawian na nila ito, nagpatuloy lamang po yung utos. At mapapansin mo yan sa isang talata, mapapansin mo na gawain talaga ito ng unang iglesia, yung Hebreo 6, Hebrews chapter 6, verse 10. Ang sabi doon, Hebreo 6:10, makatarungan ng Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. Napaka-valuable po ng talata na ito. Dito ay malinaw na pag-ibig, yung palang pagmamahal sa Diyos, ito pala ay naisasagawa o naipapakita sa pamagitan ng mabuting gawa.
na nagpapatuloy sa iglesia. Ito daw ay sabi rito, sa pamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal, ibig sabihin, ay sa mga miyembro. Mga miyembro na iglesia. Kapwa pinabanal ng Diyos ang ginamit na termino. So, among the members of the church, ay meron nagaganap na pagtutulungan. Ngayon, ang ating kasing binigyan ng diin ay yung almsgiving o yung pagbibigay ng limos. Eh hindi po ito pwede natin ikapit sa paglilimos sa ating panahon. Yung pakahulugan ng paglilimos sa ating panahon. Iba po yung paglilimos sa kanila sa panahon nila para ating itulad doon. Hindi po, hindi natin dapat itutulad. Iba yung ating kumbaga setting ng paglilimos. Kaya ang magigitanong natin ay ganito, para malaman yan ay anong uri ng paglilimos ang gawain nire-require ng Diyos sa iglesia. Una, mga kapatid, paglilimos na kahayagan ng katatayuan ng pagkataong panloob. Paglilimos na kahayagan ng katatayuan ng pagkataong panloob. Yung pong paglilimos o yung alms, so, sa Greco kasi ang pagkasulat yan ay elimusinei. Elimusunei. Kaya nga tinitingnan ko na wari yung palang salitang limos, Tagalog yan, pero parang hinango yata sa Grego, elimus sinei. Pero yung kaya ko sinasabi na iba yung paglilimos sa panahon natin ngayon, yung common na nakagawin ng paglilimos, dahil ang paglilimos ngayon ay, di ba, kung parang kapag lang may na-encounter ka at meron kang bare sa bulsa, may taong humihingi na limos, di aabutan mo, diba? Eh hindi po ganun kababaw ang paglilimos sa Biblia. Sapagkat yung ibig sabihin ng elimusune ay mercifulness, an act of charity, an act of love. Eh kahit nga po yung charity, iba na rin ang kahulugan eh. Charity means love, devotions, commitment, yan na, nasa loob niya, mga kasama yan. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 6, 1-4, yung bagay na yan. Kung kaya nga, yung pagbibigay, hindi po ito nangangahulugan o kinakailangan almsgiving, yung paglilimos. No? Sapagkat may sinabi ang ating Panginoong Jesucristo dito sa verse 41, di po ba? Ibigay nyo, ilimustin nyo yung mga bagay na nasa loob. Things that are within. Maaari nga nating na may katiyakan na mabilang yung paraan na kung paano ibinibigay yung pag-ibig o charity. Ito po yon. Ito yung diwa niyan. Kagaya na sinabi ng isang manunulat, sabi niya, it is not enough to do good. One must do it in a good way. O, dun tayo papasok. Hindi lang yung pagbibigay. Yung good way. Ano bang ibig sabihin nun? There is more real value maging sa Diyos at sa tao in a little gift given in a good way. Given with willingness, with cheerfulness, with gratitude for the privilege of giving, than in great gift flung out from a stony heart like honey out of the rock. Yun pala yun. Yung good way na sinasabi, talagang yung willingness, yun sa Tagalog, bukal sa loob. Cheerfulness, ba? May kailangan pala masaya, masaya yung pagbibigay. Kayo ba naka-encounter na
inabutan ka, no? Eh, yung nag-abot sa'yo, nakasimangot pa. Eh, typical po yun, ano? Oh, yan, sa'yo nan. Yung mga ganun, eh. At, meron ka pang, ikaw na yung nagbigay, ikaw pa yung nagpapasalamat. Sapagkat, ikaw ay nagkaroon ng pribilehiyo ng pagbibigay. Yun po yung sinabi ni John Morley. Eh, ako po'y sumasang-ayon doon. Dahil yan po yung makabiblia. Yung prinsipyo yan, nasa Biblia po yan. Mabasa natin yan sa ikalawang Korinto. Sa 8, 1 hanggang 4, 2 Corinthians 8, 1 to 4. Sinabi doon, sa Tagalog, at higit pa nga sa aming inaasahan ang kanilang ginawa. Dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Eh, yung pong mga kapatid na galing sa iba iglesia, nagbigay ng tulong, no? Eh, yung tulong nila, hindi agad yung financial, eh. Meron silang unang ibinigay bukod doon sa financial. Pangalawang na nga lang yung financial, eh. Ano daw yung una nilang ibinigay? Yung kanilang mga sarili. No? Sa Panginoon at sa amin. Ibig sabihin, talagang yung pagbigay nila nung kalang financial para tulong sa mga mahihirap na kapatiran sa ibang iglesia, eh, dahil yun ay udyok or bunga nung kanilang devotion doon sa Panginoon at pagkilala doon sa mga namumuno sa iglesia ayon sa kalooban ng Diyos, ang wika. Kaya mapapansin natin na pinalawak ng ating Panginoon yung kahulugan nung charity o yung pagbibigay. Pag sinasabi niyang almsgiving, pagbigay ng limos, hindi lamang po ito nagtataglay ng pagbigay ng pera o pagbigay ng mga bagay na external yung iniaabot, tangible. Kundi, pagbibigay ng mga bagay na nasa loob, giving the things that are within. Merong palang iniutos ng Panginoon na nasa loob na ibibigay mo. Kaya abstract po ito, no? Hindi po ito material. Ano kaya yung po pwede nating ibigay na galing sa loob? Kabagay, pwede na namang sa mga iba ay nangyayari din ito, no? Yung physical, nasa loob. Ay, halimbawa, merong operahan, kailangan ng ano ngayon, yung kunwari kidney. Yan, idodonate yung kanyang kidney. Eh, ilang naman ang po pwedeng ibigay, no? Na hindi ka mamatay. Dahil dalawa ng mga kidney, pwede ibahagi sa iba. Eh, yung puso, hindi mo pwede ibigay sa iba, yung physical na puso. Dahil pag binigay mo sa iba, patay ka. Kaya merong spiritual na puso, pwede mo ibigay. Pero hindi po yun ang literal ang tinutukoy ng ating Panginoon. Ano yung things that are within na po pwede mong ibigay, pwede mong ilimos? Okay? Pwede mong ilimos. So, ang pag sinayang paglimos, sa atin kasi paglimos, maliit lang, eh. Diba? Eh, sa kanila po, yung limos, malaki yun. Yun ang kaibahan ng kahulugan. We can certainly give an amount of time. Comfort. Pwede tayong aluin natin yung nangailangan ng pag-aliw. Yung mga nasa problema, nasa matitinding mga suliran na kinakaharap, yun ba? And even sympathy sa mga kapatid na nangailangan nito. Halimbawa, yung ating panahon, pwede nating, alam ba, may kapatid tayo na nangailangan ng ating pandinig. Meron siyang problema or na gusto niyang sabihin, handa tayong makinig, pwede tayong mag-alat ng time. O kaya naman, kapatid na sa kanyang kagalakan, ay gusto niyang ikwento, ibahagi yung kanyang kagalakang nangyayari sa kanya dahil merong, alam ba, magandang nangyayari sa buhay niya o ano pa man, ay handa tayong ibigay. Eh, yun po yung limos na hinihingi. No? Kaya itong mga eskriba at pariseo, hindi ito nila kaya ibigay sapagkat wala sila nito. Dahil
iba yung taglay ng puso nila na ibinigay na sinabi mismo ng ating Panginoon. Kumbaga ay sila ay ibinulgar ng ating Panginoon sa Kristo yung laman ng kanilang puso. Kaya ang tinatanggap po ng mga ipokrito ay sumpa ng Panginoon sa Kristo. Kasi kaipokritohan po yun eh. Na lalabas, kung titignan mo pa itong mga pariseo, napaka mapagbigay. Pero yung palang puso nila eh may pagkaganid. Kaya magkaiba. Pag iba po kasi yung laman ng puso sa ginagawa ng panlabas, eh hipokrisi po yun. Kaya nga ang sabi sa kanilang Panginoon sa Kristo sa verse 42, datapot sa aba ninyong mga pariseo. Wow! Eh kung bibigyan natin ng kahulugan yung aba, sa English, pwede natin sabing, how horrible it is for you, scribes and Pharisees. Isang kakilabutan para sa inyo. O sa inyo, nakapangingilabot, parang ganun. Yung daranasin ninyo. Yan ang ibig sabihin ng sa aba ninyo. Kaya isa pong napakagandang prinsipyo, yung pagiging mapagbigay. Isa pong kababasahan natin yan sa Proverbs 20, sa Aklat ng Kawikaan, sa 28, no? 28, verse 27. Ang sabi sa Proverbs 28:27 sa Tagalog, ang taong mapagbigay sa mahirap ay hindi kukulangin.